Ryan Garcia, direktang hinamon si Devin Haney. Sabi ni Ryan, Devin Haney coming in over 160 from 140 is actually crazy, but not against the rules. Tank will not fight you without the clothes. After March, when I get this title from Rolly, we will unify on a special date. How does that sound? Biglang lumaki ang timbang ni Devin Haney matapos ang final weigh-in sa 140 pounds. Nag-rehydrate hanggang 165 pounds. Pero ayos naman daw yan sa boxing rule basta walang rehydration clause. Ngunit pagdating daw kay Tank Davis, hindi napapalag kung walang demand sa timbang. Magantay lang daw si Devin Haney. Kukunin muna ni Ryan ang WBA belt ni Rolly Romero bago sila maglaban. Sumagot naman agad si Devin Haney sa post ni Ryan. Sabi ni Haney, akala ko ba hindi mahalaga ang belt? Let's do it now. Kumpiyansa nga po si Haney na kayang talunin si Ryan. Huwag na raw patagalin pa. Ikasa na agad. Sumagot naman si Ryan Garcia, I like the energy, but let the people decide. Rolly then Haney or Haney then Rolly. Sa pahayag na yan, Ryan, mga tol, hindi siguro fans ang mag-decision sa laban. Nasa promoter yan kung gusto ikasa ang laban sa 2024. Plano ni Oscar De La Hoya, kunin muna ang WBA belt ni Rolly Romero para unification fight kay Devin Haney. Pero nagpahayag din si Rolly Romero, hindi raw siya interesado laban kay Ryan Garcia dahil hindi raw deserve ni Ryan na makaharap ang isang Rolly Romero. Kailangan oferan ng medyo malaki si Romero para pumalag kay Super Ryan. Samantala, nag-react naman si Tank Davis sa pahayag ni Ryan Garcia. Sabi ni Tank, gusto mo bang talunin kita ulit? Mas madali ka pang talunin kumpara sa pag-agaw ng candy sa isang baby. Nagre-react nga po si Tank Davis sa post ni Ryan pero sa paghamo ni Devin Haney, hindi niya pinapalagan. Tinatawag pa na little person. Sa ibang banda, na Oya Inoue, hindi naman daw problema ang timbang 9 days bago ang laban kay Tapales. Pero paano, mga tol, kung mag-overweight si Inoue, ano ang pwedeng mangyari sa kanya? Kung sumampa sa timbangan si Inoue at nag-overweight sa una at pangalawang attempt, pag-uusapan muna ng dalawang kampo kung itutuloy ang laban. Pwedeng pagmultahin si Inoue per pounds kung ilan ang sobra sa 122 pounds. Ang masaklap dito, mga tol, hindi maging undisputed si Inoue kahit manalo dahil matanggal sa kanya ang dalawang titulo bago sumagupa kay Tapales. Kay Tapales na lang nakataya ang apat na belt. Kaya malaking perwisyo sa karir ni Inoue kung sakaling mag-overweight ng timbang. Kaya hindi papayag ang kampo ni Inoue na masira ang kanilang plano dahil lang sa timbang na yan. Ganyan din ang pwedeng mangyari kay Tapales, mga tol, kung sumobra sa timbangan. Kaya disiplina ang kailangan lalo na may hawak na titulo.